Oh, sir, mayroong magandang batas na pinirmahan ang Pangulo nitong nakaraang linggo, ang tinatawag na Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act. Sa madaling sabi, sir, ano itong batas na ito at sino po ang mga makikinabang dito? Ang EBET Act ay para sa enterprise-based na training, no? Kasi meron tayong tatlong klaseng training na ginagawa ang TESDA. Ang isa, yung kadalasan natin nakikita na nasa eskwelahan, no? Nasa TechVoc schools or institutions. Yung pangalawa ay yung nasa barangay po sa LGU natin kinokontak. At yung pangatlo po, yung training nangyayari dun mismo sa industriya. Dun mismo sa mga korporasyon, sa mga negosyo, kung saan sila dapat binibigyan ng trabaho at nagtatrabaho. So in other words, it's really about experiential and immersive training, no? Mm-hmm. In industry, that so that industry can deliver the training that the industry itself requires. Apo. Pero dahil enterprise-based ito, sir, ibig sabihin yung mga kumpanya mismo, yung mga negosyo mismo yung magpo-provide nung training na yon para sa kanila mga empleyado. Tama po ba? Collaboration ho yan. So mm-hmm. ang modality po ay usually may tinatawag tayo na dual tech, no, system. Nag-aaral sila sa eskwelahan siguro, tapos nagtatrabaho. At habang nagtatrabaho sila, may training program po dun sa kanilang pinagtatrabahuan. Ang pinaka-importante hong part nito is that the enterprises themselves, no, help create the curriculum for the training. Mm-hmm. At nasa ganun, yung mga skill sets na kailangan ng kumpanya na mahanap dun sa nagtatrabaho ay matugunan ng mas mabilis na panahon, so that the job skills mismatch ay matugunan natin at magkaroon tayo ng mas magaling na employment, no, para sa ating mga workforce. Apo, ano ang pinaka ano nito, sir? Parang directive natin sa mga enterprise o yung pagko-collaborate nila sa iba't ibang industries. Dapat ba maging libre ito sa publiko o meron din tong dapat bayad? Depende ho yan, no? depende ho yan sa industriya. Meron ho tayong hinihingi na subsidy at scholarship. Mm-hmm. At ang mga enterprises na that will take part, no, in the EBET training ay magkakaroon ho ng tax incentives, no, the cost of training up until the end of 2027 can be 50% of that can be taken out of the income tax ng kumpanya. Mm-hmm. Pagkatapos niyan, 75% after 2027, no, ang magiging pwede nilang i-deduct sa kanilang corporate income taxes. This is just to incentivize, mm-hmm, and to help the companies participate, no, to make sure that at least the training that Filipinos can get, no, in apprenticeship or in upskilling, for example, ay mas angkop ba sa pangangailangan ng industriya. Opo, yung tungkol dun sa job skills mismatch, sir, meron bang datos or may impormasyon po ba kung anong skills yung pinaka-kinakailangan ng mga industriya kaya kailangan nating magpatupad ng ganitong programa? Saan ba nagkukulang po yung ating mga manggagawa? Depende ho yan sa ano, depende ho yan sa industriya, no. Yung iba't ibang sector may kanya-kanya rin silang mga pangangailangan na skill set. Ang problema ho kasi talaga is ang bilis ho ng pagbabago ng world of work, no. Lalo pa ngayon na meron tayong digital transition. Mm-hmm. Yung mga skills na kailangan ng ating workforce, no, ay dumadami at naiiba. Mm-hmm. So kung minsan ho nag-aaral tayo sa kolehiyo, pero yung course ho natin ay hindi pa attuned, no, or aligned sa talagang pangangailangan ng trabaho. Mm-hmm. So ito po ay para mabigyan natin ng mechanism, no, na maging mas mabilis ang ating response at ang ating training
nagtatanong ho ang TESDA sa industriya, ano nga ang mga skill sets na gusto ninyo? Tatulungan, magtulungan tayo para magawa ng training program. So it varies from sector to sector. Although there are obviously common ones, no? 21st century skills, problem solving, critical thinking, and so on. But over and above that, depende po sa industriya na ating hinahanapan ng trabaho. Sir, baka yung ibang manggagawa isipin, eh bakit ko kailangan ng training pa, meron na akong trabaho. Ano lang po yung advantage for them na pumasok po sa ganitong mga klase ng training? So, meron ho tayong tatlong klaseng IBET no, program. Yung isa ho yung talagang tinatawag natin na general IBET para sa low to mid-level skills na ito, sa totoo lang, pati senior high school pwedeng gumawa eh. Meron din ho tayong apprenticeship or higher level skills and competencies na pwede rin gawin ng industriya for senior high school graduates, for example, na bago magtrabaho. Pero meron din tayong tinatawag na upskilling, no? Para dun sa mga empleyado na ng enterprise na bibigyan natin sila ng pagkakataon i-upgrade no ang kanilang skills. Maaari ding matulungan sila na maghanap ng aligned siguro sa kumpanya pero slightly different na function para dumami yung options nila sa kanilang trabaho. Or kung kailangan nila ng upskilling for digital transition, halimbawa kasi parating na rin ng AI, matutulungan rin natin sila to adjust no to a changing world of work. So, sir, this is voluntary? Or pwede ba i-compel ng isang company yung kanyang employees na mag-undergo ng training? It should be voluntary. It should be voluntary, no? The individual will have to have a agreement with the company as to how. But the company obviously can make it a condition for employment. In other words, kung hindi ko certified na o hindi ko alam na may kakayahan ka na ganito, na angkop sa pangangailangan sa trabaho, eh hindi kita tatanggapin sa trabaho na ito. Diba? So para dumami ang my skills na kailangan ko, tatanggapin ko kayo as trainees hanggang ma-certify yung actual skill sets na kailangan ko rin. Okay. Na hinahanap ko. Mm-mm. Sir, nabanggit niyo yung mga senior high school students. So, paano sila makakapasok po dito? They should get in touch with the company itself? Ganun po ba? No. The DepEd actually has arrangements ready. Meron naman talagang on-the-job training no? na internships na ginagawa ang senior high school sa ngayon. And what IBET does is actually protects them. Mas malinaw ang protection nila. At ia-align ho yan sa apprenticeship pagkatapos ng senior high school. So that the training, makikita ka agad ng estudyante kung ano yung career path na pwede nilang gawin. Kahit na hindi na sila pumunta ng college, halimbawa, pero gusto na nilang magtrabaho, ito ang paraan para makapagsigurado tayo na he gets the skills that the company or the industry needs. So yung job skills mismatch, di ba isang factor din dyan yung, halimbawa, nagtapos ka ng chemistry, pero ang in-demand, ang nag-open opportunity sa'yo is writing. So yung napupunta ka sa ibang field completely, di ba ganun din po yun? Yes, that's part of it. Mm-hmm. That's very much part of it. So, ang nangyayari ho kuminsan is hindi lang na what you studied is not matching the positions in your own sector, but sometimes you want to move from one sector to another because the opportunities are not in fact in the field that you studied for, and apprenticeships and upskilling programs like this that is part of the IBET framework. Yan ho ang makakasagot sa ganung klaseng gap no na tinatawag natin na job skills mismatch. At the same time, mapapabilis po ang identification natin ng skills no. So sana malinaw ho sa atin na ang industriya may hinahanap
na or yung mga kumpanya may hinahanap na skills at sa skills na lang ho tayong mag-focus, no, para mas mabilis po matugunan yung gap na nga at tong mismatch na tinatawag. Opo. Sir, can you reiterate lang po, ano nga yung mga top skills na hinahanap ng mga company today? Well, the top skills really that they're looking for are problem-solving skills, no? The common naman skills na tinatawag naming 21st century skills na sa totoo lang, hindi naman kailangan sa testa yan. Eh. Sa DepEd, natuturo rin yan. Sa CHED, natuturo rin yan. But aside from that, no, so it's the adaptability, the ability to learn and relearn, no, to constantly be reskilled sa isang tinatawag nating lifelong learning framework. Na ito ay isang batas kung saan natutugunan na mas malapit, no, at mas intense ang collaboration between industry and government. For the good na rin, no, of our people, para mabigyan ng scholarships kung kailangan, mabigyan ng subsidies kung kailangan ang ating mga manggagawa. By the end of this, sir, yung mga mag-undergo ng mga program, meron ba tayong parang ibibigay din na certificate sa kanila just to certify yes, na talagang... Sir. Yes, sir. So ang mangyayari ho nito, i-align po ng TESDA ang aming mga NCs, ang aming mga certifications, iba't iba hong klase, sa mga pangangailangan ng industriya o hinahanap ng industriya na pangangailangan ng ating manggagawa. So we will co-develop the program, the training program. Some of them we already have. And we will certify the training programs that the industries already naman sometimes have. Para may skills profile so ang ating mga manggagawa at madadala rin nila ang certification. Masasabi nila, oh, ito, verify na ang aking kakayahan, ang aking mga skills na angkop sa ganitong mga klaseng trabaho. Yung kasi ang mahalagang maipaintindi na partner, yung sinasabi nga ni sir na ang mga kumpanya, may pangangailangan din sila talaga from the employees themselves. Uh-oh. So, kumbaga, kung may opportunity na ganito, pasukin na natin. Uh-oh. Parang mapaangat din yung skills natin at pwede rin natin magamit kung lilipat man tayo ng industriya. Uh-oh. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.